Nandito ako ngayon dahil sa'yo. Nagtanong ako sa inyo sa Instagram. Ang sasagutin ko dito sa vlog ko. Ready na kaming magsagot ni Nogi. And gusto mo mag-thank you kay Ate Kat for this. Recently, may narinig akong song cover nung isa kong friend na si Kuya Franz. Yun, check niyo yung mga songs niya. Yun na, yung isang song ni Gabe Bundok, yung Stronger Than. Pag makalat, medyo nagbana ako yung mga pina-as in organize sa mga bagay. Yun ang pinakamahalaga, yung breathing. May tendency talaga na kapag kulang ka sa hangin, ako nararanasan ko yun, na yung ma-flat ako or ma-sharp or pwedeng pumiyok din ako. Practice talaga water. Tsaka, syempre, confidence. Meron naman talaga mga mahihiyain na mga singers, pero try nyo lang i-overcome kasi ako, alam kong mahihiyain ako, pero pag alam kong kailangan kong hindi maging mahihiyain, like, lalo na pag kumakanta, tinatry kong i-overcome, pero mahirap pa rin. Kasi minsan, yung kaba din, yun yung nagbibigay sa'yo ng push para mas gawin mo, na hindi ka magpakampante dun sa gagawin mo. And in that way, parang mas magagawa siya ng maganda. And, well, it depends din naman talaga sa tao kung mag-work yung mga sinasabi ko. Syempre, pinakalas is the heart. Puso. Okay? Sobrang excited na ako na matapos na tong quarantine na to. Kasi syempre, ang daming bagay na gusto ko pang gawin. Syempre, makapag-bond with friends, other families. At yun, makapag-work. Kasi nakaka-miss mag-perform talaga sa stage, sa mga provinces, kung saan-saan pa. Excited na ako. And I'm sure excited din kayo lahat matapos na tong quarantine na to para bumalik na lahat sa normal. And naniniwala naman ako na malapit na. Sana lang talaga wala nang maapektuhan na mga tao. So, yun. May nagtanong lang yun sa akin dati. Mas nauna akong namulat sa K-drama. Pero mas marami na akong napanood na anime. And mas kinikilig ako sa mga anime. Mas marami akong crush sa anime. Mga nasa 10 na yung napanood ko na anime. Nakakakilig pa rin. Tapos ang gagwapo nila. Yung mga gwapo sa anime, sila may mga bangs, tapos mukhang babae. Magkakamukha naman sila lahat. Pero alam mo yung pagwapo, di ba? Yan. So siguro pipiliin ko anime. Thank you. Syempre kayo din naman guys. Natutulungan niyo ako na ma-lessen yung... I mean, actually, hindi nga ako napapagod kasi kapag nakikita ko na happy kayo and nakikita ko na proud kayo, na natutuwa kayo sa mga nagkagawa ko, sa mga na-achieve ko, syempre, parang bumabalik din sa akin yung nararamdaman nyo. And I'm happy na ganun. I know na, yun, na nagugustuhan nyo and yun, na-appreciate ko lahat ng effort nyo and lahat ng support nyo. Kaya, namimiss ko na kayong lahat. Hope to see you all soon. Thank you. God bless you too. Every time na may nakakakwentuhan ako, nababanggit ko sa kanila na namimiss ko yung buong journey ko sa Idol Philippines. Before ng auditions, kung anong pagdaanan ko nun. Ang sarap nang bumalik kasi alam nyo yung natutunan ko talaga dun na mga lessons, sobrang important sa life. Hindi lang sa career, kundi as in sa buong life mo. Ayun, nakakamiss lang yung paghihirap namin doon. I mean, kahit nahihirapan kami, pag binabalikan mo na, like after no, tapos pag binalikan mo, sobrang worth it nung mga nagdaanan namin na nakakaiyak, yung may mga times talaga na gusto na namin gumive up. Buong Idol Philippines, yung gusto kong balikan. And syempre, yung mga kasama ko doon, kasi sila din yung malaking part din sila nung journey ng buong Idol Philippines. Like, without them, hindi din naman magiging ganun ka-thrill yung or ka-exciting, di ba, yung competition. Hopefully, magkaroon kami ng reunion kasi malapit na din mag-July ulit. Namimiss ko na kayo, guys. I'm really happy sa life ko ngayon, sa mga na-achieve ko na. Siguro yung sana ko na lang is, sana, di ba? Sana hindi to mag-end. Sana mas matagal pa yung itagal. Sana mas marami pa akong mapasayang tao. Sana
sana mas marami pa akong mapuntahan na places. Sana mas marami pa akong matulungan and sana mas marami pa akong makilala na new people, ganun, and new friends, new yung ipit mo talaga na family and yung as in ito treasure mo sa buhay mo. Yun yung mga sana ko. Kasi mahirap na isa lang yung sana mo, di ba? Lahat naman tayo, marami tayong gusto pang ma-achieve sa life natin. Ang isa sa mga gusto kong ma-achieve or magawa is mag-travel sama yung family ko. Kasi nga, most of the time, ako lang yung nakapunta pa sa ibang lugar. And gusto ko na ma-experience ng family ko yung ganon. Na magkakasama kami na na-happy and nakakapag-travel kami, ganon. Nakakapag-try kami ng bagong mga bagay. And yun, ibig sabihin nun, excited ako for Taiwan. Gusto ko i-meet yung mga friends ko. Gusto ko din makita yung mga supporters ko and makapag-bonding din. Alam niyo ba, hirap na hirap talaga akong pantayan nung mga time na nagbabago yung boses ko. Papunta ng pagiging lalaki. Charot na bibi nata. Okay. Reach for the sky. Dreaming deep high, I won't let anybody turn my spirit down. Whatever it takes, I'll stand on my faith. I'll never stop until I reach the sky. I know my dreams will happen, I can fly. I'll reach for the sky. Okay. I'm hoping, syempre, bilang kapwa, the voice ko din siya and both Team Sarah kami. He's really a great performer. Why not, diba? Looking forward and hoping. Syempre naman, alam mo yung dalawang yun. Iba yung feeling talaga kapag kasama ko sila sa stage. Kasi ako, medyo may fear din ako ng mag-isa. Mas kinakabahan ako, mas... Medyo mas natitrigger yung pagiging mahihayin ko pag mag-isa lang ako eh. Kapag may performance kami yung tatlo, sobrang kampante ako and kinakabahan ako syempre, pero alam ko na kapag nakapag-usap kami ng maayos, kapag na-practice namin yun ng maayos, I'm sure na magagawa namin yun ng like with all our hearts. Tsaka namimiss ko na din dalawang yan kasi sila yung mostly na nakaband ko talaga. Yun, so namiss ko na kayo, Ella and Janine. Hope to see you soon. And, you know, let's make gala. And eat something. Making people happy. Inspiring them. And, of course, sharing my talent. Ever since, gustong-gusto ko talaga makapagsulat ng song. Kasi, iba din yung feeling kapag ikaw yung gumawa, tapos ikaw yung kakanta. Iba yung feel siguro nun. Every time na nakakarinig ako ng mga songs sa mga artists na sila yung gumawa, sobrang na-amaze ako. And parang, paano ko maging ganun? Paano ko makasulat ng kanta ko? Na-inspire ako sa kanila. Like, Janine, nakapagsulat na siya ng sarili niyang kanta. Nag-look forward ako. Actually, may mga na-try na naman akong gawin. Mark chapter 11, verse 24. Verse kasi na yun, narinig ko yun sa church namin. Sobrang nakaka-relate ako in so many ways. Sa career ko, in life, bilang tao, marami talaga tayong gusto. It's not bad to want something more. It's not bad to dream more. It's normal. Kaya, if you want something, you just have to pray for it. You have to work hard para makuha yun. Kasi meron din naman tayong mga gusto na hindi makakabuti sa atin. Pero, pag nag-pray ka na gusto mo yung bagay na yun, si Lord mismo yung magsasabi sa'yo if you deserve to have it or parang it's going to be bad for you lang. God knows if ready ka na maranasan or makuha yung pinag-pray mo. Battling with yourself. Nakita nyo na, like, I'm happy, like, very jolly person. Pero, syempre, lahat naman tayo may mga times sa buhay natin na we're down and we think about things too much. Hindi tayong lahat
ang pinakakalaban natin is yung sarili natin. Kung paano natin i-handle yung mga situations, making wise decisions. Minsan nagkakamali din ako ng mga decisions ko, ng perspective ko, ganun. May mga tao sa paligid ko na nandyan to help me. Na-turn ko siya into strength in a way na iniisip ko lang na kaya yung nangyayari sa akin, it helps me to become a stronger person. Kahit sobrang sakit nun para sa akin that time, syempre, bilang isang bata. Pero, kasi ayoko din naman na mag-end lang dun yung dreams ko na alam kong dreams din ng ibang tao para sa akin. Yung nga, parang pangarap ko, pangarap mo, sobrang nakaka-relate ako sa song ngayon. Kasi alam ko na yung pangarap ko, pangarap din yun ng family ko, ng mga taong sumusuporta sa akin. Ayoko na masayang yung paniniwala nila sa akin na mayroon akong maabot, na maabot ko yung mga pangarap ko. And I believe na bawat isa sa atin talaga may right time para sa mga pangarap natin. Hindi ako sumuko, nag-try. Habang tumatagal, mas nagiging confident ako na dadating din yung time. Naniwala lang ako and lakas ng loob lang. Believe in your talent and in what you can do. Kahit yung iba hindi naniniwala, mahalaga na naniniwala ka sa sarili mo. Ayun, just pray and ask for guidance kasi mahalaga din yun para nasa right path ka. Yun, sana nakahelp yung tips na yun sa'yo. Yun, sana nakakuha kayo ng mga advice and tips. Bawat isa sa inyo na nanonood, hindi man pagiging artista or kung ano man yung mga pangarap niyo. Meron pa tayong gustong ma-achieve sa life natin. All we have to do is to just believe, gano'n. Believe talaga, pray, and claim it. Tsaka, syempre, hard work. Sana nag-enjoy kayo sa Q&A natin, pero hindi pa dito nagtatapos yung vlog natin. May dinner time pa rin. Bye for the meantime, because we're done with the Q&A. Lilinis na kami ng tent. Before kami mag-dinner, maglinis muna kami. Please subscribe to my channel, Jessie Gonzalez, and my Instagram, Jessie_Gonzalez_. Thank you. Please subscribe to my YouTube channel, Gia, all capital letters, and also to my follow my Instagram account, Gia.Gonzalez_. Thank you. Cleaning. I'm gonna miss that one day camp. Sorry, bye. But I don't want to say goodbye. So guys, and they're gonna uwi na. Wow. You can really dance. You can really dance. It's dinner time. 7:03 in the evening. At ayan, makakain na namin yung niluto ko. So, yun. Tinola, dinner na din kayo. If gabi niyo pinapanood. So, yun, lahat na kami. So guys, papaalam na po kami. Bye! And sana nag-enjoy kayo sa
vlog ko. Thank you for watching. Stay safe. Malapit na matapos tong quarantine na to and magkikita-kita na ulit tayong lahat. Pray lang tayo palagi na matapos na to and igay tayo ni Lord and i-keep niya tayo na safe and ilayo na tayo sa virus na yan at wala na maapektuhan. And stay healthy, guys, and see you all soon. And I love you all. God bless you all and thank you for watching. One. Oh.